Yun mga ka-let's go! Welcome back sa aking YouTube channel, and kung bago ka pa lang sa channel ko, please click like and subscribe and hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos and tutorial na gagawin ko. So for today's vlog mga ka-let's go, hindi muna tayo magpapalipad na sa Ronggola this vlog, and gusto ko lang i-share sa inyo yung na-experience ko sa pagbablog and yung mga pinagdaanan ko, kung paano ako nakarating dito and ano yung mga kung saan ako nagsimula, kung ano yung mga content na ginagawa ko or anything na ginagawa ko. So kung interesado ka at isa ka sa ating Let's Go Squad, dyan ka lang, sisimula na tayo. Play muna natin yung ating introduction. Ayan. Woo! So yun mga ka-let's go, gusto ko lang i-share sa inyo ang aking mga pinagdaanan sa pagbablog. Kagaya dun sa title, kung makikita nyo yung title and kung interesado kayo syempre, and kung gusto nyo makakuha ng idea sa pagbablog, hindi ko niche yung ganitong style ng pagbablog, pero as long as gusto ko kayong mabigyan ng idea and gusto ko kayong ma-entertain and ma-inspire kahit papano, depende na rin sa inyo, and sana marami kayong makukuha tips dito mga ka-let's go sa isang small YouTuber na katulad ko. Nag-start ako ng vlog 1 year ago, magba 1 year ago na pala, eh, sobrang tagal na. Nag-start ako noon pagbablog August 2019. Nag-start ako ng vlog. Unang post ko ng vlog ko ay eto, ayan. So first ever vlog ko yan, kasama ko yung girlfriend ko. Nag-camping kami. Parang pinupush ako ng girlfriend ko na mag-vlog. Kasi meron daw akong talent sa pag-edit, or parang yun daw yung i-try ko daw yon, kasi mahilig ako mag-edit. Sa totoo lang kasi mahilig talaga ako mag-edit kahit sa computer ko pa lang dati, and yung course ko kasi is computer technology, kaya mas friendly ako sa mga gadgets, sa internet, sa pag-edit. So medyo familiar ako doon. Yung first vlog namin, and sumunod-sunod na sa mga travel vlog yung ginagawa ko mga ka-let's go. So ang dami namin napupuntahan, and kung hindi nyo pa napapanood yon, ilalagay ko na lang sa baba. Ilalagay ko na lang sa baba yung link and yung suggestion dyan sa taas. So para makita nyo kung interesado kayo sa mga magagandang lugar na pinuntahan namin, sa mga travel namin. So yung time na yun, hindi pa ako ganun ka-clear magsalita ng ganito. Hindi pa ako ka-clear mag-edit and maglagay yung mga effect. So parang sobrang natural lang. Gusto ko lang talaga i-document yung mga pinupuntahan namin. So iba't iba sa iba't ibang lugar kami nakapunta. So pumunta kami ng malalayo talaga, as in. So bigyan ko kayo ng tips ng mga pinuntahan namin magaganda. Pumunta kami ng Benguet. Ayan, pumunta kami kay Apo Wangkun, tattoo artist. Ayan, pumunta kami doon. Tapos pumunta kami ng Abra, Ilocos. And pumunta kami ng Humalig Island yon. So yan, yun lang yung mga binigay ko sa inyo yung pinuntahan namin. Kung interesado kayo, lalagay ko lahat dyan yung link. And sana ma-appreciate yung ginawa ko ng vlog na yun. And so, balik na tayo. Marami akong ginawang mga content. Isa na doon yung travel vlog, unboxing, yung mga gadgets. So, nire-review ko siya. Tapos, mukbang, ayan. Mga mukbang challenge, ayan. Tapos, lifestyle ko sa office, sa trabaho. Tapos, yung mga itinerary vlog, ayan. Nagganyan din ako ng vlog ko. Pagkain, pagluluto, ayan. So, ang dami kong na-try na content sa haba-haba na ibinilag ko, sa haba-haba ng araw, ng buwan, ng taon na ginawa ko. So, ang dami ko na vlog. Tapos, one time, March 31, 2020, nandito na ako nun sa Batangas. Nag-start na yung ECQ, yung lockdown sa buong Pilipinas. Naisipan kong gumawa ng saranggola kasi siyempre sa bahay lang naman, wala na ibang ginagawa. So nag-try ako ng gumawa ng saranggola. Eh hindi pala, hindi ako yung nag-try gumawa. Yung kapatid ko yung gumawa ng saranggola, nagpagawa ako. And sabi namin, gusto namin magpalipad ng saranggola. And kung mapapansin nyo mga let's go, kung dun sa mga dati pang nanood and nakapanood nung vlog ko na yon, yung first ever vlog ko, ayan yung saranggola ni Pepe, lumipad sa langit. Ayan, first ever vlog. Ayan. So, ito yung suot ko. Sombrero. Ayan, ito yung sombrero kong suot. Tapos ito yung damit ko na suot. So, dun ako nag-start gumawa ng saranggola noon. Tapos pinalipad namin. Wala pang 1 week
na na-upload namin yun, na-upload ko. Kasi after namin magpalipad nung hapon, so ang dami namin, sobrang first time kasi namin magpapalipad nun, nung time na yun. Tapos in-upload ko yung vlog na yun, nagulat ako, 3 days ago pa lang or 2 days ago, ayan, mga ganong araw, biglang nag-boom yung views niya. Sobrang unti-unti siyang tumataas, nag 500, tapos nag 1,000 every day. Sa hindi man sa pag-iibang mga Let's Go, dumadagdag siya ng views every day ng 1,000 views. Ayan. So 1,000 views and dumire-diretso na siya. Nung napansin ko yung pag-akyat nung views na yon, and sabi ko sa sarili ko, sabi ko, parang ito na yung ano, ito na yung sign, and ito na yung parang way ko para ituloy-tuloy ko yung pag-vlog ko. Kasi after ko yung ma-upload or bago ko in-upload yung vlog na Saranggola na yon, tumigil ako pag-upload isang buwan, and isang buwan mahigit, halos magto 2 months ata na tumigil ako, and nag-start ulit ako, and napansin ko, sabi ko, ang bilis ng views, and iniisip ko na siguro ito na yung niche ko or ito yung way ko para mag-vlog, and dito ako siguro mas makikilala or kahit pa konti-konti. So after nung unang vlog ko ng Saranggola na yon, sabi ko, gagawa ako ng mga Saranggola kahit hindi ako totally professional and sobrang marunong sa paggawa ng Saranggola. And sabi ko na lang na kung gusto ko yung ginagawa ko, itutuloy-tuloy ko lang to. And dito kami nag-i-enjoy and marami akong makukuhang memories dito, and tawa at saya ang magagawa namin dito. So tinuloy-tuloy ko siya. Every upload ko, hindi siya nasisiro ng views. Sobrang saya ko na nun, and tinuloy-tuloy ko. Kada araw, meron akong vlog na ina-upload. So tinuloy-tuloy ko siya hanggang ngayon. Nag-start ako ng March 31, so ngayon ay June na. Everyday ako nag-vlog. Pinilit ko talaga na everyday mag-vlog kahit hindi ako totally ganung kagaling magsaranggola. Nagawa ako, pumilit ako. Kahit hindi siya lumilipad, kahit tapos lumilipad eh nasisira, okay lang sa akin kasi natutuwa kami doon and masaya kami doon. Hanggang sa 2 weeks ago ng upload ko, akot siya agad ng 10,000 views na upload ko yun. Tapos tumuloy-tuloy siya, naging 15, naging 20. And sa ngayon, nasa 22,000 views na siya. Ayan, tinuloy-tuloy ko yung pag-vlog. Sobrang dami ko na-upload. And dahil sa Saranggola, sobrang thankful ako kasi dahil sa Saranggola, na-monetize yung channel ko. And ang daming dumating sa akin na blessings. Ang daming subscribers na nadagdag. Kasi ngayon, nasa 3,000 subscribers na tayo. And sobrang daming views. And dun na-monetize yung channel ko. 2 days lang na monetize yung channel ko, and sobrang saya nun. Pagising ko ng umaga, nabasa ko agad, and hindi ko alam yung gagawin ko. Sobrang saya, and binilang ko yung mga vlog ko na start nung March 31 nung nag-start ako na mag-vlog ng Saranggola. Umabot na siya ng 55 upload na puro Saranggola lang. Hindi ko sinama yung mga in-upload ko na hindi tungkol dun sa Saranggola. So sobrang dami na pala, ang dami nang nabigay sa akin ng memories, and kahit papaano marami pa rin nanonood and nag-i-stay pa rin manood sa akin. So sa inyo pong lahat na sumusubaybay hanggang ngayon, maraming salamat, and sana supportahan nyo pa rin ako sa mga vlog ko. Tips lang dun sa mga bago nag-vlog, huwag kayong mawala ng pag-asa, upload lang kayo ng upload, and dadating yung time na makikita nyo rin yung niche nyo sa pag-vlog, and dun kayo makikilala at susuportahan kayo ng mga viewers nyo, and dun kayo makikilala at susubaybay ng totoo sa inyong channel. Kayong mainip kasi marami ako nabasa sa YouTube na sikat na ang binibigay na tips is yung YouTube ay hindi paunahan, so step by step yan. Dadating yung time mo, and yung pag dumating yung time mo na yun, so sobrang magbo-boom yun, and yung lahat ng pinaghirapan mo, maiisip mo na, ay buti na lang hindi ako tumigil, nagtuloy-tuloy ako, nagsikap ako. So lahat yung pagsisikap nyo na yun is dadating yung time na maabot nyo rin yung mga gusto nyo, and mamamonetize kayo ni YouTube. Upload lang tayo ng upload kung ano yung mga gusto nating i-upload. Channel nyo yan, kahit anong i-upload nyo, walang makakapigil dyan, and
kayong masusunod kasi kayo may-ari ng channel. And pwede kayong magpahinga, pero wag na wag kayong titigil sa pag-YouTube. Pahinga lang, and after 1 week or 3 days or 1 month, balik ulit kayo mag-vlog, ituloy-tuloy nyo lang ulit. Siguro, hindi pa ito yung ano, time nyo. Dadating yung time na ikaw na nanonood. So, dadating din yung time mo na pag napapansin mo na lang na dumadami yung views mo, yung subscribers mo, marami nang sumusuporta sa'yo, kahit hindi mo sila totally kilala. And, pagbablog na yun talaga, yung saranggola, yun yung nagbigay sa akin ng way para ipagpatuloy ko yung pagbablog ko. And gusto ko lang ipakita sa inyo yung kauna-unahan ko na ginawa namin at pinalipad namin sa Rangola na kumakot agad ng views, and dun nga nag-start yung journey ko sa pagbablog. So ito siya, ayan. So ano pa siya, buong buo pa at hindi pa siya nasisira kasi nilagay lang namin dun, nakasabit lang. And ito, hindi siya sinisira. Parang ang daming memories na dala nitong saranggola na to. Kahit hindi kami pinalit na napalipad to, ang dami pa rin masasayang nangyari. Ang dami namin tawa dito, at ito yung nagbigay ng way sa akin para ma-monetize yung channel ko and ma-approve ako ni YouTube. So ito, dahil dito, maraming ang laki ng pasasalamat ko kasi dahil sa saranggola na bigyan ako ng chance na magkaroon ng isang legit na channel at mismo sa mga original vlog ko and original content na ako yung gumawa. So ang daming natuwa at nanood. So ito, mga let's go. Yan. So yun lang muna yung vlog ko for today, and sana marami kayong nakuhang idea, and sana makatulong kahit papano, kahit hindi ito yung way ko ng pag-vlog. So wala namang masama na magbigay ng experience, and sana marami kayong nakuha ng tips dito. And sa mga bago, please like and subscribe para updated ka sa mga videos and tutorial na gagawin ko. So sana supportahan niyo pa rin ako sa mga susunod na vlog. So yun lang for this vlog. Thank you for watching. Woo!